Si Ella ay isang dalagang may determinasyon at prinsipyo sa buhay. Bagamat nahihirapan siya sa buhay at hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, pinili niyang maging katulong sa isang mansyon upang kumita ng pera at makatulong na rin sa kanyang pamilya. Masayahin at mabait itong si Ella. Kahit minamahal at ginagalang siya ng mga kasamahan niya sa mansyon. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagkakataon ang pamilya ng may-ari ng mansyon. Umuwi mula sa isang bakasyon sa France ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Lupas. Nalaman ito ng mga kasambahay at agad na nagsimulang maganda para sa masayang pagdating ni Lupas. Habang abala sa paghahanda, biglang ipinatawag si Ella sa opisina ni Don Hernan. Ito ay ang kanyang amo. Nag-aalala naman itong si Ella at hindi alam kung bakit siya tinawag. Nang makarating siya sa opisina, kinabahan siya sa pagsasalita ng matanda. Ella, alam kong maganda ang kalooban mo. Gusto kong magpaganda ka at gawin mo ang lahat para magustuhan ka ng aking anak. Suyuin mo siya at akitin, sabi ng Don sa kanya. Nagulat naman at naguluhan si Ella sa sinabi ng matanda. Tumigil sandali upang makapag-isip-isip at naghanap ng tamang salita. Hindi ko po magagawa yun, sir. Sagot na lamang niya. Ayokong ibigay po ang katawan ko sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Ganun ba? Sa tingin ko kasi, bakla ang anak kong si Lucas. Wala akong nabalitaan na may girlfriend siya. Ang gusto ko sana ay akitin mo siya hanggang sa maging matapang at malakas na lalaki ang anak ko. Siya ang pag-asa ng kumpanya namin dahil matanda na rin ako, iha. Ayokong ilipat ang kumpanya sa isang bading. Ayokong ilipat ang aking kumpanya sa isang bakla at mahinang tao. Namumroblemang sabi ni Don Hernan. Ah, ganun po ba, sir? Pero hindi ko po talaga kaya ang pinapagawa niyo sa akin. Pasensya na po kayo, Don Hernan. Nahihiyang pag-amin ni Ella. Napatingin naman si Don Hernan sa kanyang mesa at agad na ipinakita sa kanya ang isang passport at isang cheque na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Napanganga na lamang si Ella sa halagang iyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang ibibigay sa kanya. Kapag sumang-ayon ka sa gusto ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Seryosong sabi ni Don Hernan at nag-iwan ito ng pagpipilian kay Ella. Napalunok na lamang si Ella at saka napaisip. Ang halagang iyon ay kahit papaano'y magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng pangangailangan, hindi niya kayang ibenta ang kanyang dangal at pati na rin integridad. Naiintindihan ko po ang inyong pangangailangan, sir. Subalit hindi ko po kayang gawin ang inyong hiling. Ang digdigad ko po at prinsipyo ay hindi po mabibili ng kahit anong halaga, mariing sabi ni Ella. Nagulat naman si Don Hernan sa desisyong iyon ng dalaga. Ngunit hindi niya may pagkakailang may respeto siya sa katapangan ng dalaga. Napakalaki ng iyong integridad at katapangan, Ella. Pinahahalagahan ko ang iyong desisyon, sabi niya rito. Matapos ang kanilang pag-usap, ay pinayagan ni Don Hernan sa Ella na umalis ng opisina. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kanyang mga gawain, ay napangiti na lamang si Ella. Dahil sa nararamdaman niyang tagumpay ang naging pasyon niya, binalikan niya ang kanyang mga kasamahan at nagpatuloy sa paghahanda para sa pagdating ni Lucas. Nang dumating na ang kanyang Sir Lucas, binati siya ng buong pamilya at masaya silang kumain. Kumakain sila ng sabay-sabay at nagkikwentuhan ng maligaya. Matapos ang hapunan, lumapit si Sir Lucas kay Ella at nagtungo sila sa hardin ng mansyon. Ikaw ba si Ella? Inutusan ka ba ni Daddy na akitin ako? Nag-aalok ba siya sa iyo ng malaking halaga? Seryosong tanong ni Lucas. Nagdulot naman ng kaba at pagkabahala kay Ella yon. Hindi niya magawang harapin ang binata dahil sa hiya at takot na nadarama. Dahil doon ay nataranta si Ella. Ngunit kinakabahang tumango sa binata. Opo, sir. Aniya, inutusan nga po ako ng inyong ama. Nag-alok siya sa akin ng malaking halaga. Ah, ganun ba? Sabi naman ni Lucas, kasabay ng kanyang pag-ili. Tinanggap mo ba ang alok niya? Alam ko namang pera lang ang habol niyo, hindi ba?
napatingala na lamang si Ella sa sinabi ng binata. Dahan-dahan siyang humarap dito at matapat na sinagot si Lucas. Pasensya na po sir, pero hindi ako ang klase ng babaeng kayang ipagpalit ang katawan sa pera. Oo, mahirap lamang po kami, pero hindi ko po tinanggap ang alok ng ama nyo dahil alam kong mali yon. Kaya huwag mong sabihin na pera lamang po ang habol ko. Hindi ko po magagawang bastusin ang aking pagkatao. Ang mga salitang iyon ni Ella ay nagdulot ng kahanga-hanga at pagkalito kay Lucas. Hindi niya inaasahang merong ganitong klase ng babae na may tapang at prinsipyo. Hindi nakapagsalita si Lucas dahil sa pagkagulat. Kailangan ko po munang magtrabaho, Sir Lucas. Pasensya na po kayo ha. Maiwan ko na po muna kayo dito, Sir. Matapos iyong sabihin ng dalaga, ay umalis na siya at naiwan ang binatang amo. Habang ito ay tulala at gulat. Lumipas ang ilang araw, ay hindi masyadong nagpapansinan si Ella at Lucas dahil nahihiya rin sa Ella sa kanyang sinabi sa binata. Alam niyang amo niya ito at kailangan pa rin niyang respetuhin. Isang araw habang naglilinis ang mga kasambahay, ay bigla nilang nakitang bumaba sa hagdanan ng amo nilang si Lucas at mukhang may lakad ito. "Bye sir, mag-ingat po kayo ha." Pagsasalita ng mayordoma sa binata, na agad rin namang tinanguan ng binata. Bahagyang napalingon si Lucas kay Ella, ngunit agad ring umiwas nang magkasalubong sila ng kanilang mga mata. Nang tuluyan na ngang makalabas ang binatang amo sa mansyon, ay may ibinulong ang kaibigan ni Ella na isa ring katulong. "Pansin mo sis, mukhang may something kay Sir Lucas." Nakangusong bulong ng kaibigan. Kaya kumunot na lamang ang noo ni Ella at tumingin dito. "Ano naman yun sis?" tanong naman ni Ella. "Ay nako, kahit minsan talaga, eh wala akong nababalitaan na may girlfriend si Sir Lucas. Wala pa ni isang babaeng dinala dito si Sir Lucas. Sa tingin ko nga, iba din siya eh." Bulong ng kaibigan ni Ella. Muntika na lamang siyang matawa sa sinabi nito. Yun din kasi ang tingin ni Don Hernan sa kanya. Kula nga nang Don, ay bading ang anak niya. Bulong pabalik na Ella. Kaya sabay silang nagtawa ng dalawa. Simula noon, ay araw-araw nilang pinagmamasdan si Sir Lucas at pinag-aaralan ang mga kilos nito. Hanggang sa isang araw, ay may nakita sila sa bag ng binatang ito. Nagulat sila nang makitang isa itong silver evening gown. "Hoy sis, tama tayo ng hinala. Bading nga si Sir Lucas." "Lucas sa umaga, lusing naman sa gabi." Pagsasalita ng kaibigan ni Ella. Kaya napatawa na lamang silang dalawa at napatango bilang pagsang-ayon si Istisa. Pagsasalita na sana si Ella nang biglang may nagsalita na kung sino sa likod nila. "Anong ginagawa niyo sa kwarto ko?" Madiing sabi ni Lucas na nasa likod na pala nila ng mga oras na iyon. Sabay na lamang silang nagulat at sa pagkataranta ay tumakbo ang kaibigan ni Ella na para bang nakakita ng multo. Kaya naman naiwanan na lamang sa kwarto sa Ella at pati na rin itong binatang si Lucas. Saglit silang nagkatitikan hanggang sa magsalita na ang dalaga. Maglilinis po sana kami sir. Lilinisin po sana namin ang buong kwarto nyo. Pero mukhang malinis naman po, kaya't lalabas na lamang po ako." Aalis na sana sa Ella nang pigilan siya ng binata. "Ella wait, look, I'm sorry sa sinabi ko sa'yo noong nakaraang araw ah. I didn't mean to hurt you. Kaya I'm very sorry talaga. Sana mapatawad mo pa rin ako." Mahinang boses na pagkasabi ng binata na halatang gustong mapatawad siya ng dalaga. Huminga na lamang ng malalim sa Ella at nakangiting humarap sa binata. "Nakawala po yun sir. Okay lang po yun. Naiintindihan ko naman po kung bakit ko po nasabi yun. Pero okay lang po sir. Pinapatawad na po kita." Nakangiting sabi na Ella. Kahit napangiti na lamang rin ng binatang si Lucas. Simula noon, ay naging okay na ang pagsasamahan ng dalawa. Isang araw, ay biglang nabalitaan ni Ella na nasagasaan ang kanyang ama at kinakailangang idiretso sa ospital. Halos kumuho ang mundo ng dalaga at diretso nang nagtungo sa ospital upang salubungin ang kanyang pamilya. Nang makarating siya sa ospital, agad niyang napansin ang kanyang ina at pati na rin ang kanyang kapatid na umiiyak. "Ang papa mo, Ella, kailangang operahan.
pero wala pa tayong pera. Anong gagawin natin, anak? Humahagulgol na sabi ng kanyang ina. At ganon rin ang nararamdaman ng dalaga. Maya-maya pa, ay agad niyang tinawagan ang kanyang amo na si Don Hernan. Walang pagdadalawang isip na sinabi niya dito na payag na siyang akitin ng anak nitong si Lucas. Papayag na po ako sa gusto niyong gawin ko sa anak niyo, sir. Pero pakiusap po, pwede ko na po bang makuha ang pera? Kailangan ko na po kasi ngayon eh. Pakiusap po, sir. Pagmamakaawa ng dalaga, kaya agad namang sumang-ayon ang matanda. Dahil dito, nagawa niya na makuha ang pera at natulungan ng kanyang ama. Dumating ang araw ng operasyon at sa loob ng kwarto ng ospital ay naroon sa Ella, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Sa kalagitnaan ng paghihintay ay lumapit sa Ella sa ina at pinakalma ito. Huwag na po kayong mag-alala, nay. May tiwala ako kay tatay. Lalaban yun at gagaling ka agad siya, sabi niya sa kanyang ina habang mahigpit ang hawak niya sa kamay nito. Matapos ang ilang oras ay naging matagumpay ang operasyon, dahilan upang maiyak na lamang sila sa tuwa dahil ligtas na ang kanilang ama. Pinaalam ni Ella sa kanyang abo ang nangyari sa kanyang ama, kaya naman pinayagan siyang samahan muna ang ama sa ospital. Tinulungan niya ang kanyang ina sa mga gawain at sa pag-aalaga sa kanyang ama. Laking pasasalamat ng kanyang ina na meron siyang anak na kasing bait na Ella. Dumating naman si Lucas sa ospital. Alas 10 yon ng umaga. May daladala itong prutas at ilang mga pagkain. Dahil doon ay nagulat na lamang si Ella sa biglang pagbisita ng binata. Ngunit lubos siyang nagpasalamat rito. Sa loob ng ilang sandali ay nag-usap si na Ella, ang ina niya at si Lucas sa loob ng silid. Napag-usapan ang kondisyon ng ama ni Ella at ang kinakaharap nilang problema. Matapos ang kanilang pag-uusap ay lumabas si na Ella at Lucas sa silid at nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Lumabas sila ng ospital at naglakad-lakad upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Maraming salamat sa pagbisita mo, Sir Lucas, ha? At sa pag-aabala mo pang magdala ng pagkain. Maraming salamat po talaga. Mahining pagpapasalamat na Ella sa binata. Dahil doon ay tumango na lamang si Lucas at ngumiti. Wala yun, Ella. Gusto ko lang makita kung kamusta ka at gusto ko lang alamin kung meron kayong kailangang tulong. Saad ni Lucas habang puno ng pag-aalala sa dalaga. Alam kong malaking responsibilidad ang nasa balikat mo ngayon. Kaya't nandito ako bilang kaibigan mo. Para tulungan ka kahit na anong oras. Naramdaman ni Ella ang sinseridad at kabaitan ni Lucas. Sa gitna ng pagsubok na kinakaharap niya, natutuwa siyang merong taong handang suportahan at pakinggan siya. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo, Lucas. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong kaibigan sa gitna ng mga pinagdaraanan ko, sabi ni Ella, na puno ng pagpapahalaga sa binata. Ngunit biglang naputol ang kanilang masayang pag-uusap dahil biglang may pumasok na pag-aalala sa kanyang isip. Kahit nawala na lamang ang ngiti sa kanyang mga labi. Napansin naman dito ni Lucas at agad niyang tinanong kung ano ang kanyang problema. Ella, bakit ka umiiyak? Tungkol ba ito sa papa mo? Huwag ka nang umiyak. Magiging okay rin ang papa mo. Saad ni Lucas. Habang pinapakapit ang dalaga. Ubiling si Ella at mariing pinunasan ng mga luha bago umarap sa binata. Kasi sir, pasensya na po talaga sir. Pumayag na po kasi ako sa gusto ng daddy nyo. Sorry po talaga dahil kailangan ko lang po kasi talaga ng pera para po maoperahan si papa. Patawarin niyo po sana ako. Umiiyak na pag-amin ni Ella na puno ng panghihinaya. Akala naman niya ay magagalit si Lucas dahil sa kanyang ipinagtapat. Ngunit bigla na lamang siyang niyakap ng binata ng napakahigpit. Ikinagulat ito ni Ella. Ngunit naramdaman niya ang pagmamahal at pagkaunawa ni Lucas sa kanya. Naiintindihan ko, Ella. Kaya okay lang. Akitin mo lang ako. Gawin mo kung ano ang inutos ni daddy sa'yo. Okay lang sa akin yun, sabi ni Lucas sa kanya. Habang makikita ang pagkaseryoso sa mukha nito. Dahil doon ay hindi nakapagsalita sa Ella sa sinabi ng binata. Bagya siyang napatras sa tinignan si Lucas. Upang sa gayon, ay matiyak kung seryoso ba ito.
at nagulat na lamang siya nang makitang totoo at seryoso nga ito. Sir Lucas, hindi ko po alam kung papaano ko po sasabihin. Bulong na Ella, na puno ng takot at kalituhan. Pero hindi naman kumibo si Lucas. At sa halip, ay niyakap niya na lamang si Ella at mariing sinabi rito na, Ella, hindi mo kailangan magsalita. Naiintindihan kita. Kahit huwag kang matakot, magpanggap tayo sa harapan ni Daddy. Kung yun ang gusto niya, magtiwala ka lang sa akin, okay? Wika ng binata. Sa mga salitang iyon ay napawi ang takot at kalituhan sa puso ni Ella. Dama niya ang pagkaunawa ni Lucas sa kanya. At napagtanto niyang meron siyang kasama at kakampi sa mga hamon ng buhay. Isang gabi, matapos ang hapunan, tinawag ni Don Hernan sa Ella. Inayusan siya nito at nagpaayos ng kanyang sarili. Maya-maya pa ay nagkakainan na si Don Hernan at Lucas, samantalang si Ella naman ang naglilingkod. Sa kanyang puso, may kaba at takot siya. Alam niya na napapansin na rin ni Lucas ang kanilang mga plano. Ngunit walang nagawa sa Ella kung hindi ang sumunod sa mga inuutos sa kanya. By the way anak, siya nga pala sa Ella, kasambahin natin. Alam kong napapansin mo na siya rito sa mansyon, nakangiting sabi ni Don Hernan. Tumayo naman si Lucas at lumapit kay Ella upang magpakilala. Hi Ella, masaya akong makilala ka. Pagpapanggap ni Lucas na hindi nila kilala ang isa't isa. Dahil doon ay ngumiti na lamang si Ella at tumango. Sumabay ka na sa amin, Ella. Dito ka na umupo sa tabi ko. Sad ni Lucas na kahit alam ni Ella na nagpapanggap lamang rin si Lucas, hindi niya maiwasang kabahan. Napansin ito ni Lucas, kahit inalalayan niya si Ella sa pagkakaupo. At dahil dito, ay nagawang umiti ng malawak ang matandang doon. Huwag kang kabahan, Ella. Nandito lang ako. Pasimpleng bulong ni Lucas. Nagpapalakas ng loob sa dalaga. Kahit kinakabahan, ay nagawa pa rin umiti na Ella dahil sa sinabi nito. Sa gabing iyon ay napuno ng usapan at pati na rin ang tawanan ng kapagkainan. Kapag napapansin ni Lucas na kinakabahan ang kamay ni Ella, hinahawakan niya ito upang pumalma. Alam ni Ella na ito'y puro pagpapanggap lamang, ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba sa mga kilos nitong binata. Huwag kang magpapadala sa emosyon, Ella. Bating si Sir Lucas at ginagawa mo ito dahil utos lang ito ni Don Hernan. Pagsasalita ni Ella sa kanyang isipan na nagtatakda ng mga hangganan sa kanilang pag-usap. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan at pangamba sa kanyang isipan, ay hindi napigilan ni Ella na mapansin ang mga mabubuting katangian ni Lucas. Nakita niya ang kabutihan ng kanyang puso at ang pangunawa na ipinapakita nito sa mga maliliit na detalye. Sa bawat paghawak ng kamay niya, sa bawat pagmiti at tawanan, nadarama ni Ella ang isang kakaibang koneksyon. Hindi ito nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Sa tuwing sila ay magkasama, lumalalim pa ang pag-uusap nila at nagkakaroon ng mas malalim ng pagkakaunawaan. Hindi na lang ito patungkol sa utos ni Don Hernan, kung hindi patungkol na ito sa dalawang taong unti-unti nang nahuhulog si isa't isa. Isang gabi ay nagkasama sila sa isang lalawigan malayo sa mansyon ng binata at malayo sa mga mata ng ibang tao. Napuno ang hangin ng tensyon at panghinayang. Matapos ang isang matamis na sandali, lumapit si Lucas kay Ella at nagpa siya na sabihin ang tunay na nararamdaman. Napakaganda mo, Ella. Biglang sabi ni Lucas, kahit napatingin na lamang si Ella sa kanya at parang natatawa pa. Wala naman dito ang daddy niyo, sir. Kahit hindi na po kailangan magpanggap, natatawang sabi ni Ella. Subalit mas sumaryoso pa ang mukha ng binata at umarap sa kanya. Maya-maya pa ay hinawakan ng binata ang kanyang mga kamay at diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Ella, alam kong ang lahat ng ito ay isang pagpapanggap lamang. Pero sa bawat sandali na tayo magkasama, nararamdaman ko ang isang koneksyon. Gusto kong malaman mo na ang aking nararamdaman ay higit pa sa isang utos ng daddy ko para sa iyo. Pagsasalita ni Lucas, napuno ng kababahang loob at takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Nanatiling tahimik lamang si Ella sa mga sinabi ni Lucas. Matagal na sandali ang lumipas bago siya sumagot. Sir Lucas, alam niyo naman pong isa lang po akong katulong.
Hindi ako nababagay sa estado ng buhay nyo. Maring sabi ni Ella na puno ng katapatan at pangamba. Wala akong pakialam, Ella. Ang importante ay tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita, Ella. At seryoso ako sa bawat salitang binibigkas ko ngayon. Seryosong sabi ng binata, kahit naguguluhan na ang dalaga. Pero sir, akala ko ba ay bakla kayo? Bakit ngayon ay nagkagusto na kayo sa akin? Naguguluhan ang tanong ng dalaga. Sandaling natigilan si Lucas at natahimik. Maya-maya pa, ay napatakip ito sa bibig at dahan-dahang tumalikod. Hindi nakapagsalita sa Ella at mukhang tama ang hinala ng ibang tao sa binatang si Lucas. Sa gitna ng katahimikan, ay narinig na lamang ni Ella ang mahinang tawa ng binata na parabang nagpipigil na humalakhak ng tawa. Sir, totoo po ba yung chika na bading kayo? Wala po kasi kayong girlfriend since birth eh. Nahihiyang sabi ni Ella. Kaya sa pagkakataong ito, ay humarap na ang binatang si Lucas at humalakhak ito ng napakalakas na tawa. Saan mo naman nakuha yan? Natatawa ako sa iyo, Ella. Kung ano-anong balita ang nasasagap mo. Sobrang natatawa talaga ako. Ako ba ding? Halos naluluha na ang binata sa kakatawa. Nahiya naman si Ella at hindi na magawang humarap sa binata. Ehin po kasi yung balibalita po sa buong mansyon. Kaya nga po inutusan po ako ng tatay niyo. Dahil baka raw po bakla kayo at umaasa siya na baka dahil sa akin ay maging ganap kayong tunay na lalaki sapagkat takot po siyang walang susunod sa kanyang yapak sa paghawak sa negosyo niyo po. Nahihiyang pagkukwento ng dalaga. Kahit mas lalong lumakas ang pagtawa ni Lucas. Naku si daddy talaga. Kung ano-ano na lang ang iniisip. Look, I'm not a gay. Babae ang gusto ko. At hindi lalaki. No girlfriend since birth ako. Kasi wala akong oras para dyan. I'm so busy with some important stuffs. Pero ngayong nakilala na kita, handa na ako, Ella. Paliwanag naman ni Lucas. Pero sir, ano po yung nakita namin sa bagnyo noong nakaraan? Bakit po may silver evening dress kayo? Tanong ulit ni Ella. Ayun ba? Ano kasi? Ang totoo niyan, isa akong photographer. Nag-aral ako ng photography. At hindi alam ni daddy yon. Alam kong magagalit siya. Kasi ang gusto niya ay mag-aral ako ng business management. Pero hindi ko kasi gusto yung mga ganun eh. Kaya yung dress na yon, eh para yun sa kliyente ko. Na magpapapicture para sa debut niya. Napatango-tango naman si Ella sa kwento ng binata. Sa wakas ay mas naiintindihan niya na ang lahat. Nang gabing iyon, ay nagpatuloy sila sa pag-uusap at naglahad ng mga damdami at karanasan sa kanilang mga buhay. Masaya si Ella sa araw na iyon at ganon rin ang binatang si Lucas. Sa pag-uusap at pagsasama nila ni Lucas, ay napagtanto ni Ella na ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang isang pagpapanggap. Natagpuan nila ang tunay na pag-ibig sa gitna ng mga pagpapanggap at pati na rin sa utos ni Don Hernan. Sa kabila ng mga hamon at takot, handa silang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Subalit hindi madaling kalabanin ang mga hadlang. Nalaman nila ang totoong dahilan kung bakit si Ella ay inutusan na akitin si Lucas ay hindi lamang para sa kapakanan ng kumpanya, kung hindi upang iligtas ang pamilya ni Ella sa isang malaking utang na kanilang kinakaharap ngayon. Ito ang pinakamalaking hamon na kanilang hinaharap. Nang malaman ni Lucas ang tunay na motibo, hindi siya nagdalawang isip na suportahan si Ella. Ipinangako nilang magtutulungan sila upang malampasan ang mga suliranin nito. Nagplano sila ng maingat at naghahanap ng mga paraan upang masolusyonan ang mga problema. Sa gitna ng kanilang mga plano at pagpaplano, lumalalim ang pag-ibig nila sa isa't isa. Hindi lamang sila magkasintahan, kung hindi naging magkatuwang rin sila sa buhay. Nararamdaman nila ang lakas at tibay ng kanilang pagmamahalan sa bawat araw na lumilipas. Nang dumating ang araw ng pagtutuos, nakahanda na silang harapin ang kahit na anong kahihinatnan. Isinagawa nila ang kanilang mga plano ng maingat at matiyaga. Lumaban sila para sa kanilang mga pangarap at para sa kalayaan ng kanilang mga puso. Nagtagumpay sila sa paglaban para sa kanilang pag-ibig at sa pagsasakatuparan ng kanilang mga pangarap. Natunto nila ang tunay na layunin ng kanilang pag-ibig. Hindi lamang ang pagtupad sa mga utos ng iba, kung hindi ang kaligayahan at kalayaan na kanilang hinahangad. Sa wakas nang magkayakap na sila sa huli nilang tagpo, nararamdaman nila ang tagumpay at ligaya.
ang kanilang pag-ibig ay nagtagumpay sa kabila ng mga pagkakamali at hamon ng buhay. Ang tunay na pagmamahal ay makapagdadala ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Ito ang kwento nila Ella at Lucas. Kwento ng dalawang pusong matapang na ipinaglaban ang kanilang pag-ibig. Sa huli ay natagpuan nila ang tunay na ligaya sa piling ng isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok at problema, natutunan nilang hindi hadlang ang mga kahinaan at pagkakamali sapagkat sa huli, ang pag-ibig ang palaging nagwawagi. Nagdadala ng pag-asa at nagpapalaya sa kanilang mga puso.